Ang snowplow driver na si Nels Coxman at ang kanyang asawang si Grace ay namumuhay ng tahimik sa bayan ng Kehoe, Colorado. Madalas na binibisita ang mag-asawa ng kanilang anak na si Carl na nagtatrabaho sa Kehoe Airport. Nanalo si Nels ng Citizen of the Year Award mula sa komunidad, ngunit hindi naging maganda ang gabi para sa kanya dahil ang kanyang anak kasama ang kanyang kaibigan na si Dante ay dinukot ng drug cartel mula sa airport. Sa kanilang paglalakbay, tinurukan siya ng mga kidnapper ng drug overdose na nagresulta sa kanyang pagkamatay, habang si Dante naman ay nagawang makatakas mula sa van. Samantala sa Denver, isang drug cartel leader na nagngangalang Viking, ay hinihimok ang kanyang anak na si Ryan na maging marahas sa paaralan upang makapaghiganti sa mga bully, ngunit tumanggi siyang gawin ito dahil ayaw niya sa karahasan. Ipinaalam kina Nels at Grace ang tungkol sa pagkamatay ni Carl at ipinatawag sila upang kilalanin ang bangkay. Binanggit ng doktor na drug overdose ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay, ngunit hindi sa kanya naniniwala si Nels dahil alam niyang si Carl ay hindi kailanman gumamit ng droga. Nalungkot si Grace nang makita ang sinapit ng kanyang anak at nakipagtalo kay Nels dahil sa kawalan niya ng emosyon. Dahil sa pagkabalisa sa pagkamatay ng kanyang anak, sinubukang kumain ng bala ni Nels gamit ang kanyang rifle, ngunit pinigilan siya ni Dante, na nagtatago sa workshop mula nang nangyari ang insidente. Bagamat nabigla sa nangyari kay Carl, ikinwento niya kay Nels ang buong pangyayari at inihayag na ang pagkamatay ni Carl ay hindi resulta ng drug overdose. Sa sobrang galit sa mga narinig, pinilit siya ni Nels na ibunyag ang mga pangalan at lokasyon ng mga kidnapper, at nakuha ang impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Speedo. Nang walang sinasayang na oras, pumunta siya sa isang lokal na club at hinarap si Speedo tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak, ngunit itinanggi nito ang anumang bagay. Sa halip, sinimulan niyang takutin si Nels at inutusan siyang umalis, ngunit pinatumba siya ng ating bida. Nang magising siya, muli siyang pinahirapan ni Nels, kaya nagsalita na siya at ibinunyag na nagtatrabaho lang siya para sa lalaking nagngangalang Limbo. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Limbo, pinatay siya ni Nels at itinapon ang kanyang katawan sa ilog. Habang papunta sa paaralan ni Ryan, ipinaalam kay Viking ang tungkol sa pagkawala ni Speedo dahil nagtatrabaho siya noon para sa kanya. Inisip ni Ryan na maaaring may ginawa ang kanyang ama sa lalaki, ngunit tiniyak sa kanya ni Viking na wala siyang kinalaman dito. Matapos patayin si Speedo, nakita ni Nels si Limbo sa kanyang pinagtatrabahuhan, at pinahirapan siya para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang boss. Pagkatapos makuha ang impormasyon, binaril niya si Limbo at itinapon ang kanyang katawan sa ilog tulad ng ginawa niya kanina. Pagkauwi sa bahay, tinanong siya ni Grace tungkol sa mga libangan ni Carl, ngunit nagalit siya kay Nels nang malamang hindi siya kailanman nakipag-bonding sa kanyang anak. Samantala sa Denver, binisita si Viking ng kanyang ex-wife at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa paghahain niya ng custody report para kay Ryan. Nagalit si Viking sa kanya at inalok siya ng pera bilang kapalit, ngunit tumanggi siyang kunin ang pera. Hindi nagtagal, ipinaalam kay Viking ang tungkol sa pagkawala ni Limbo. Sinimulan niyang imbestigahan ang kanyang mga tauhan at pinagalitan sila, habang pinagmamasdan siya ng kanyang nag-aalalang anak na si Ryan. Samantala, ipinagpatuloy ni Nels ang kanyang pagpatay at binaril ang isa pang gangster na nagngangalang Tim na sangkot din sa pagkidnap sa kanyang anak. Sa kanyang pag-uwi sa bahay, nalaman niyang iniwan na siya ni Grace matapos itong magalit dahil sa kawalan niya ng emosyon sa pagkamatay ng kanilang anak. Matapos maiwan ng mag-isa, binisita niya ang kanyang kapatid na si Brock Coxman, isang dating gangster, at ipinaliwanag sa kanya ang buong sitwasyon. Sinabi sa kanya ni Brock na napagkamala nilang si Dante si Carl na nagtangkang magnakaw ng droga mula sa drug lord na si Viking. Ipinahayag ni Nels na gusto niyang maghiganti para kay Carl, ngunit hindi naniniwala si Brock na makakapatay siya ng sino man dahil hindi siya kailanman nasangkot sa mga naturang aktibidad. Habang tinatalakay nila ang sitwasyon, ipinaalam kay Viking ang tungkol sa nangyari kay Tim. Naghinala siya dahil ikatlong tao na sa kanyang gang ang nawala sa loob ng isang linggo, at sa tingin niya ay ang kanyang karibal na si White Bull ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinabi niya sa kanyang team na dati nilang karibal sa negosyo si White Bull, ngunit kalaunan ay pumirma sila ng isang kontrata na huwag pakialaman ang teritoryo ng bawat isa. Sa tingin niya ay nilalabag nila ang kontrata at plano niyang turuan sila ng leksyon. Sa kanyang utos, dinukot ng kanyang mga tauhan ang isang lalaki mula sa karibal na gang, at pinahirapan siya upang makakuha ng impormasyon. Dahil wala siyang ibinubunyag, nagalit si Viking at pinagbabaril siya,
ngunit ang hindi nila alam ay siya pala ang kaisa-isang anak ni White Bolt. Ang mga police detective na sina Kim Dash at John Gip ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa pagpatay at inisip na simula ito ng digmaan sa pagitan ng dalawang gang na maaaring makasira sa kapayapaan ng bayan. Samantala sa bahay ni Brock, sinabi niya kay Nels na ang tunay na pangalan ni Viking ay Trevor Calcote at kung gusto niya itong patayin, kailangan niyang umarkila ng isang professional assassin. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Simon at pinayuhan si Nels na bigyan siya ng paunang bayad at gagawin niya ito para sa kanya. Sa kanyang mungkahi, nakipag-ugnayan si Nels kay Simon at inanyayahan siya sa bayan. Pagkapasok nila sa isang lokal na hotel, ibinigay niya sa kanya ang kalahati ng napag-usapang halaga, ngunit inisip ni Simon na isa siyang pulis at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Gayunpaman, nagawa niyang makumbinsi ang assassin sa pamamagitan ng pagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Nakuha ni Simon ang pera mula kay Nels, ngunit pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Viking at humingi ng parehong halaga upang ibenta ang impormasyon na merong gustong magpapatay sa kanya. Inilipat nila ang kinakailangang pera sa kanyang account at ibinunyag ni Simon na gusto siyang patayin ni Coxman. Inisip ni Viking na ito ay si Brock Coxman dahil dati siyang nagtatrabaho sa kanyang ama at maaaring meron silang hindi pagkakaintindihan noon. Sa sandaling makuha niya ang impormasyon mula kay Simon, pinagsabihan ni Viking si Simon dahil sa hindi niya paggalang sa kasunduan nila ni Coxman at binaril siya dahil sa kanyang hindi wastong pag-uugali. Habang itinatapon ng kanyang mga tauhan ang bangkay, sinubukan ni Nels na maghanap pa ng karagdagang impormasyon tungkol kay Viking. Samantala, pumunta si Viking sa bahay ni Brock at inutusan siyang sumakay. Habang nasa sasakyan, nagtanong siya tungkol sa likod ng pagpatay sa kanyang mga tauhan at nagbantang papatayin siya. Dahil malapit na naman siyang mamatay sa cancer, nagpa siya si Brock na iligtas ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pag-ako ng sisi at sinabing gusto niyang maghiganti kay Viking dahil ninakaw ng kanyang ama ang kanyang mga babae noon. Pagkatapos siyang mapakinggan, pinuri ni Viking ang kanyang katapangan, ngunit pinatay din niya si Brock dahil isa siyang banta. Samantala, ang karibal na leader ng gang na si White Bull ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak. Pinaalam niya sa kanyang gang ang tungkol sa lumang deal sa ama ni Viking, ngunit ibinunyag na tapos na ito dahil pinatay nila ang kanyang anak. Plano niyang maghiganti kay Viking sa pamamagitan ng pagpatay din sa kanyang anak na lalaki. Matapos malaman na nabigo si Simon sa pagpatay sa leader ng cartel, nag-espiya si Nels sa bahay ni Viking, kung saan nakita niya ito nakasama ang kanyang anak at nalaman ang tungkol sa kanyang prep school. Matapos patayin si Brock, at nang malamang wala namang kinalaman si White Bull sa mga pagpatay sa kanyang mga tauhan, nagpa siya si Viking na muling bumuo ng kontrata sa pagitan nila. Upang gawin ito, binaril niya ang kanyang sariling tauhan na si Dexter, at inutusan ang kanyang koponan na ipadala ang kanyang ulo bilang regalo para kay White Bull. Gayunpaman, iniutos na ni White Bull na dukutin si Ryan sa kanyang paaralan, ngunit sinabihan silang maghintay dahil nakatanggap siya ng mensahe mula kay Viking. Iniharap ng messenger ni Viking ang ulo ni Dexter at sinabi sa kanya na siya ang pumatay sa kanyang anak at pinarusahan nila siya dahil gusto nilang panatilihin ang kanilang lumang kontrata. Pinasalamatan siya ni White Bull para sa regalo ngunit binaril din siya nito at iginiit na ang anak lamang ni Viking ang gusto niya. Samantala, natanggap ni Kim ang impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Carl dahil sa drug overdose at dati niyang katrabaho si Dante sa Kehoe Airport. Bumisita siya kay Nels at ibinahagi ang kanyang pag-aalala dahil sa tingin niya ay hindi namatay sa drug overdose ang kanyang anak. Humingi siya ng tulong kay Nels upang malaman ang katotohanan, ngunit tumanggi ito at sinabing wala siyang magagawa para sa kanya ngayon dahil wala na ang kanyang anak. Sa sumunod na eksena, dumating si Nels sa paaralan ni Ryan at sinabi sa kanyang ipinadala siya ng kanyang ama upang sunduin siya. Si Ryan, na hindi pa siya nakikita noon, ay nag-aalangan na sumama sa kanya, ngunit sa huli ay nakumbinsi din siya ni Nels. Nakita siya ng mga tauhan ni White Bull sa labas ng paaralan at sinimulan siyang habulin, ngunit ligtas niyang naiuwi si Ryan sa kanyang bahay. Natanggap ni Viking ang impormasyon tungkol sa pagkawala ng kanyang anak at bago pa siya makagawa ng anumang bagay upang mahanap siya, muling nagpakita ang kanyang asawa at nagsimulang makipagtalo sa kanya dahil sa pagkuha niya kay Ryan nang walang pahintulot. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa pagdukot kay Ryan, ngunit tiniyak niya sa kanya na merong tatawag para humingi ng ransom at mapapalaya niya ang kanilang anak. Sa kabilang banda, dumating si White Bull at ang kanyang team sa isang ski resort sa Kehoe upang bantayan si Viking at ang kanyang gang.
Samantala, nakarating na si Nels sa kanyang bahay kasama si Ryan at naghanda ng tanghalian para sa kanya. Nagtanong si Ryan tungkol sa kanyang pamilya, ngunit sumagot si Nels na wala na siya nito. Maayos ang pakikitungo niya sa bata at inalok siyang matulog sa kwarto ni Carl. Nagbasa pa siya ng isang bedtime story sa bata at ipinangakong papasakayin siya sa kanyang snowplow sa susunod na araw. Habang naghihintay para sa kanilang susunod na misyon, ang mga miyembro ng gang ay nag-e-enjoy sa kanilang oras sa resort, ngunit namimiss ni White Bull ang kanyang anak at tiniyak na gagawin niya ang lahat para makapaghiganti. Samantala sa Denver, dinala ng mga tauhan ni Viking ang isang school janitor na ipinahayag na kinuha ni Coxman si Ryan. Napagtanto ni Viking na nalito lang siya sa mga pangalan, at hindi naman talaga si Brock ang may gawa kundi ibang taong gustong guluhin siya. Hindi nagtagal, tinawagan ni Nels si Viking at inutos na pumunta siya ng mag-isa sa kanyang bahay kung gusto niyang mabawi ang kanyang anak. Tiniyak naman ito sa kanya ni Viking, ngunit inutusan niya pa rin ang kanyang gang na pumunta sa Kehoe. Sinalakay nila ang bahay ni Nels ngunit wala silang naabutan doon, habang si Nels naman ay isinakay si Ryan sa kanyang snowplow. Nakasalubong nila ang isang police car at ipinakilala ni Nels si Ryan bilang kanyang pamangkin. Habang nag-uusap, sinabi sa kanya ni Gip na nakakita siya ng maraming sasakyan sa kanyang bahay at na-realize ni Nels na dumating na ang grupo ni Viking. Habang hinahalughog ang bahay ni Nels, nakita nila ang pangalan ng isang kumpanya mula sa mga larawan at nagpa siya silang pumunta doon upang hanapin si Ryan. Habang papalabas si Viking at ang kanyang mga tauhan, ang isa sa kanyang mga tauhan ay nag-leak ng impormasyon at sinabi kay White Bull ang tungkol sa kanila. Inasinta ni Nels ang kanilang mga sasakyan at sinubukang barilin si Viking, ngunit nagambala siya ni Ryan. Mabilis niya itong pinapasok sa loob ng bodega at inutusan siyang manatili hanggang sa makabalik siya doon. Muli niyang sinubukang barilin si Viking, ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon nang mahuli siya ng isa sa kanyang mga tauhan at dinala siya kay Viking. Tinanong siya ni Viking tungkol kay Ryan, ngunit bago pa siya makapagsabi ng anuman, dumating ang gang ni White Bull at nagsimulang magpaputok sa kanila. Nabuo ang isang laban sa pagitan ng magkaribal na grupo at napatay ang halos lahat mula sa magkabilang panig. Sinubukang tumakas ni Viking, ngunit ikinulong siya ni Nels sa kanyang sasakyan at pagkatapos ay binaril siya ni White Bull. Nang papaalis na si Nels sa lugar para bumalik sa kanyang trabaho, sumakay si White Bull at sumama sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at nahanap si Viking na namatay din kalaunan, habang si Ryan naman ay nagmaneho palabas gamit ang snowplow. Matapos ma-realize na hindi isang kriminal si Nels, nasiyahan si White Bull sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang baril at nagmaneho na sila palayo, habang ang huling natitirang miyembro ng gang ni White Bull na nasa isang parachute ay aksidenteng napunta sa harap ng sinasakyan nila at napatay nang maararo siya ng snowplow. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.